Hello mga bro. Ito may gagawin tayo. Pensonic mga bro. Yan. Model niya is LED 3088. 30 inches lang to mga bro. Probol niya. Testing natin. Yan, may power. On natin mga bro. Yan, mana. So, may sound siya mga bro. May sound siya mga bro. Pero, isilipin natin, wala siyang picture. Yan. Yan mga bro. Walang picture. So kahit backlight wala. So buksan natin mga bro. Yan mga bro, buksan natin para malaman natin ang cause kung bakit walang ilaw. Sanhin ito, baka backlight problem. Tapos pwede kaya yung inverter nya, yung supply sa backlight ng nagka-problema. So malalaman natin ito pag may check na natin. Basic lang ito ng mga trouble mga bro. So para na rin sa mga newbie at saka sa mga customer din, at least magka-idea sila. Pero bawal lang talaga na sila mismo ang gagawa. Dapat ipaano nila sa mga qualified talaga na technician. So, first natin gagawin dito mga bro. Since umandar man siya. So, una natin gagawin is i-check natin yung backlight. Ito, tanggalin natin. Tapos, gamitan natin ang backlight tester. So, plug lang natin. So antayin natin mga bro na mag full display siya mga bro, mag full display. So ayan, full display na. So tapos check natin tong backlight. Ito. So pag ganun ko lang, kasi pag okay tong backlight, sigurado may marireading dyan. Ang backlight tester natin is mayroong mag-upper dyan na data. So yan, naka 300 volts yan. So yung negative sa negative, yung positive sa positive. So wala, hindi nagbabari yung display mga bro. So sigurado sira ang backlight dito. Confirm to mga bro, backlight yung may problema nito. So ang gagawin natin, tanggalin natin tong frame. Tapos step by step. First frame muna. Okay. Tapos dandahan lang mga bro dito pag magano tayo sa ano niya, sa
panel. Kasi ano na to eh, mas manipis na to, lid na. So dahan-dahan lang. Ating kabila. So dito na naman sa kabila. Ako pag nag ano ko mga ganito, ito muna ang posisyon niya. So para hindi mahirap. So pag naano ko na, halimbawa umangat na yung mga lock niya. Ayan. Mangat na siya mga bro. So saka ko siya baliktarin ganun. So babaliktarin ko siya ganun. So dandahan lang. Ayan ito. Para hindi mahirap. Yan. Dandahan lang ito mga bro. Yan, tanggal na. Ito mga bro, ito yung lock niya sa gilid. So i-press lang natin yan magkabilaan, tapos sabay hila, tanggal na agad yan. So tanggalin na natin yung kit. Hindi naman gaano mahirap to, basta ano lang yung maliit. Pero pag yung mga malaki na, mga 55, 65 inches, ang technique na naman dyan na maghila mga bro, iba naman. Ito na mga bro. So, tanggal na natin. So, set aside natin to, safe. Kasi, yun ang pinakamasilan. Tapos may frame pa to mga bro. Hindi kabuk. Sundan natin yung ano. Tapos ang gagawin natin dito pag ganito, huwag na natin ihiwalay ito para isang balikan lang. Kung maaari, lagyan natin ng tip. Pero ito, okay lang. Dalawa lang naman. So, ito na mga bro. Ito na yung backlight niya. Okay. So, ito, tanggalin natin to. So, ito na mga bro. Ito yung backlight nya, bali 15 piraso, 5, isang strip 5, tatlong strip, so 15 piraso mga bro. So ang gagawin natin dito is i-check natin kung saang strip ang hindi gumagana. Kasi naka ano to eh, naka series connection to mga bro. So simple rin, gamitan natin ang backlight tester. Ayan, puno natin. Tapos ayan, check natin siya by strip ito. So ang positive sa positive, ang negative sa negative. So wala dito, posible itong first strip dito may ano yan, may pundi. Ito sa pangalawa, yan umilaw sa pangalawa, kumpleto.
So ibig sabihin, complete circuit to mga bro, kasi yung backlight is a series connection to mga bro. Yan, dito sa pangalawa is kompleto. So ibig sabihin, buo yung lahat ng limang pirasong ilaw dyan. So ang pangatlo, kompleto din. So ibig sabihin, dito sa una, so mayroong isa or dalawa. So ang gagawin natin dito is i-check natin bawat valve, i-check natin to mga bro, para malaman natin kung saang valve ang kundi. Yan, umilaw. Ito sa una, wala. Dito, wala din. Meron. Panglima. Ah, okay pala. Okay mga bro, itong sa unahan, ito yung pundi. So, kailangan nating palitan yan. Off lang natin itong tester natin. Tapos, hanap tayo ng backlight. Meron pa tayo dito. Meron pa tayo. So advice ko lang mga bro, huwag tayo magpalit ng mga backlight na ano, yung ano na, nagamit na or second hand. Dapat magpalit tayo ng brand new para malaman natin yung ano, trabaho natin talaga na sigurado tayo. So first, ano po ko muna mga bro, i-measure ko muna pala yung backlight kung ilang volts ang ano nito. Sa tingin ko ano to mga bro, 3 volts isang bulb. Ayan, 3 volts mga bro. So, mayroon tayong stock mga bro, 3 volt. Yan, brand new. Yan. So, tanggalin natin 'to. Tapos ang gagawin natin dito is tanggalin natin 'to. Ito. Yan, kita ba? Tanggalin natin to. Yan. Tapos, linisin natin to mga bro. Ito. Ito, tanggalin natin yung bulb. Tapos, linisin natin. Yan. Ito eh. Tanggalin natin yung ano niya, yung bulb, tapos lilinisan natin. Yan. Kasi dyan natin i-dedicate, dito natin i-dedicate yan para fitting yung pagkadikit niya. So saglit lang dito. Tayo lagyan nating lid. Dito tayo mag lagay ng connection natin. Tapos lagyan na natin ng lid. Dapat sigurado ang pagkahinang natin dito mga bro, para iwas back jump mga bro, since may isang ilaw dito na late response na siya, yung ilaw
ilaw niya, parang ilaw siya pero parang mas slow mo, so pasira na rin yan mga bro, so pinalitan na lang natin. Sigurado. Yan. So, bali dalawang ilaw mga bro. Sa dito. So, gawin natin, i-testing na natin kung ilaw na ba. Kasi napalitan na natin tong dalawa. So, ito, testing natin sa strip niya. Ayan mga bro. Ayan. Tapos, next steps natin. Ang supply. Ito yung itetest natin mga bro. Sinapalitan na natin. Para masigurado natin na lahat sila ay ilaw. Mga bro. Oh, yan na mga bro. Umilaw lahat. So, ibig sabihin, buo na lahat yung ilaw natin. So, pwede na natin ibalik. Kasi incomplete circuit kasi may dalawang ilaw na kumalya, sirap. So since series connection ang ilaw, so yun, ayaw sumindi. So ngayon napalitan na natin, so ilaw na. Paalala lang mga bro, dapat pag nagbalik tayo ng diffuser, kailangan lapat na lapat siya mga bro, kasi pag hindi lapat na lapat, nako, delikado yan yung glass natin, madadali talaga mga bro, basta ano, hindi lapat na lapat yung pagbalik natin sa diffuser. Kailangan naka-align lahat yan para yung panel natin sigurado na ano, wala ang isasabit. So linisan na natin kung mayroong mga likabok. Yan. Tapos ito maraming mga ano mga bro, marami siyang mga ano sa glass niya mga bro, so pwede rin nating linisan to mga bro, ano lang, gamit lang ng ano, ng glass niya, silalim. Tagal siguro naka-standby to.
lapat na lapat. Yan. So, dandaan lang tayo sa paglilinis pag dito tayo sa mga cuff niya. COF. So, ganyan lang mga bro. Tapos, balik natin yung frame. Pwede na ta. Pwede na nating baliktarin mga bro. Kasi naikabit na natin yung frame. Ayan. Tapos ikabit na natin tong LVDs. Okay. Okay mga bro. So, kabit na natin yung para sa backlight niya. Picture na ba? Okay mga bro, log natin. Ayan, umilaw. So, unatin mga bro. Ayan, nag-response. So, silipin natin kung may display na ba. Ayan mga bro. Ayan mga bro, no signal. So, success tayo mga bro. Ano lang ang sira. Okay pa ang panel mga bro. Yung backlight lang dalawa talaga, dalawang piraso. So, pupus ko lang muna mga bro.